Hello. For this episode, I invited one of the senior production, well, assistant directors in the industry. He is also a production manager, all rolled into one. A very indefatigable Alexis Valino. Hi, Alexis. Hello. Kumusta? Rick, how are you? Kumusta po? I miss you, Rick. Welcome to your YouTube channel. Matagal. Fiber. Naparati kong pinapalaw yun. Parati kong pinanonood lahat ng episodes mo. Ay, naku, thank you. Naku, thank you. Yun po, Rick. Salamat, Alexis. Alexis, matanong lang kita. Matagal ka na sa production business, ano? Tagal na. Matagal na panahon na, even before ka naging assistant ni Raymond Villanueva, di ba? Marami ka na nakatrabahong director, katulad ni Raymond, ako, sila Joey, Espino, tsaka yung production houses, and marami ka na experience sa paggawa ng mga shows, no? Anong deciding factor mo? Bakit napag-desisyonan mong tumigil at magtagal sa fashion and events production? Nag-start ako sa productions. Natatandaan ko, direct. Una-una, nakatrabaho ko kayo with Tito Mel in Kamuning as isang director. Yes. Then, nakatrabaho ko na rin yung mga iba't ibang director, like sila Direct Joey, ikaw, Dick, at si Derek Raymond na madalas kong kasama sa trabaho, marami sa kanila, iba-iba. So, nag-decide ako na mag-stick sa fashions dahil gusto ko itong trabaho na ito. Masaya, parang hindi ka nagtatrabaho, nandun lang yung... para ka lang naglalaro at the same time after nito, fulfilled yung pag-uwi mo ng bahay, iba yung pakiramdam mo, masaya ang pakiramdam mo, lalo na pag successful yung mga ginagawa natin. Oh, bukod dun sa successful na ginagawa natin, Alexis, bukod sa saya, ano pa nakakapag-fulfill sa'yo bilang tao dito sa ginagawa mo sa fashion and events production? Fulfilled ako, direct. Nararamdaman ko kasi pagka ginagawa mo ang isang event, lalo na yung nandun yung struggle, nandun yung meron tayong mga pinagdadaanan, pero pagka nalagpasan mo yun lahat at nagawa namin ng maayos, nagawa ko ng maayos, yun yung fulfillment ko, na napasaya ko yung
yung taong pinagtatrabahuhan ko, naging masaya siya sa outcome ng trabahong ibinigay ko. So Alexis, ako hindi ko na kine-question yung loyalty, no? Yung loyalty mo especially to Raymond. Na alam mo naman malapit din sa akin si Raymond at masaya ako that you have proven your loyalty, no, through the years. Sa tingin mo ba ang success ng isang tao sa fashion and events production ay nakasalalay sa loyalty? Yes, number one po ang success mo para maging successful ka, hindi lang sa trabaho mo in fashions, kundi trabaho mo in life, sa buhay mo, pag-araw, is loyalty. Yung katulad sa amin ni Derek Raymond, yung loyalty ko sa kanya, hindi niya na rin ma-question yun dahil hindi lang po yun yung loyalty as a director sa niya, as employee niya, loyalty as a friend. Nandiyan ako hindi lang sa trabaho, nandiyan ako part sa mga personal niyang buhay. Kung ano man yung pinagdadaanan niya na masaya at malungkot, parati akong nandiyan. Loyalty hindi lang para sa ibang tao, kundi loyalty para sa sarili mo. Ano, Alexis, ganito yan. Ano? Matagal ka na nga sa industriya, marami ka nang nagawa. Ano ba talaga sa tingin mo ang nagawa ng trabaho mo sa sarili mo at sa pamilya mo na pinalalaki mo yung mga bata? No, malaking bagay ito eh, di ba? Kaya siguro nag-stick ka din. Ano ba yung magandang naidulot sa'yo nitong industriyang pinasukan mo? Well, Derek, siguro aside from kumikita tayo, nabibigay natin yung pangangailangan natin sa pamilya natin, nabibigay natin yung pangangailangan natin sa kanila, at yung pagka na dinudulot nga sa atin nang bilang isang production assistant or assistant director. Alexis, kumusta ang mga bata? Okay naman sila sa trabaho mo? Ay, okay naman po sila. Very supportive naman po sila. Like si Riley, ngayon, siguro ng pandemic, dati na ng pandemic, simula ng pandemic, yung madalas siyang pag-aalis ako ng bahay, lalabas ako ng bahay. Hindi pa ako kakaalis. Nasanay na sila nakasama ako. Anong oras ka uuwi ng ganito? And then, pag sinabi ko, O'Reilly, may gaalis ako bukas, may trabaho ako, supportive sila. Like, natatouch nga ako dyan minsan. Tatawag yan, alam nila galing ako sa trabaho, biglang... Dada, nag-prepare na ako ng pagkain mo ng ganito. Tapos sabi ko, bakit ka ba nag-prepare? Kumain na ako sa labas. Yung ganon. At very supportive naman yung anak ko sa pagdating sa trabaho ko. Alam niyo po ba, sa information lang ng audience natin, ito pong si Alexis ay meron na pong binata. Binata na po ang kanyang si Riley, no? At pinalaki niya talaga yung bata. Nakita ko, lumaki yung bata, kasama din namin, na minsan dinadala niya, minsan naman hindi rin, kasi nga naman, nag-aaral din yung bata. But I think, pinalaki ng tama ni Alexis yung bata, kasi kita mo naman how supportive yung bata sa iyo, no? Alexis? Yun din po yung observations ng mga marami. Pagka tinatanong ako, Alexis, alam mo yung anak mo, napakabait, napakagalang, napakaganito. Although sa akin, minsan, brat kasi yan. Pero pag sa ibang tao, ang ganda ng feedback ng naririnig ko sa mga tao na kahit pa paano po napalaki ko siya ng maging magalang sa ibang tao at may takot sa Diyos. Mabuti naman Alexis, ano, 'di ba? Syempre nag-iisa 'yan dati. Syempre lahat ng luho nabibigay. Pero ngayon nagmukhang responsable na 'yung bata, ano? Yes po, yes po. Isang beses nga 'yan parang bakasyon yata. Pumasok ko sa Lala Move, nag-courier, kumukuha ng mga orders sa kasi meron akong motor na dati ginagamit ng aking rider sa aking online selling. Tapos nakita niya siguro may isa akong friend na
ano na mga ano ito, hindi Lala Move, hindi Lala Move yung dinideliver niya yung ano ba to, para nagdi-deliver yung mga orders ng Shopee. Mm-hmm. Pero dito lang sa area lang namin po dito sa Tondo. Pero so, parang may kusa, 'di ba? May 'di ba? Nung dati yan, palahingi. Ngayon, kung meron siyang gusto, minsan pinag-iipunan niya na sa mga binibigay. Kung nagugulat na lang ako na, saan galing yan? Hindi, binili ko yan. So, saan galing yung pinambili mo? Eh, di, iniipon ko sa binibigay mo. Oh, mabuti naman, Alexis, ano? Siyempre, hindi ka na rin bagets, no? May ano na rin. At least nakakatulong na yung bata, di ba? Mm-hmm. Yes, so, Alexis, mapunta tayo ngayon sa konting intriga sa industriya. Wala kang lusot dito. Kasi matagal ka na, assistant director ka, more or less marami ka ng kilala sa industriya. Pwede ba magbigay ka ng 5 pangalan ng fashion designers na tinitingala mo? Okay. At paki-explain kung bakit sila isa-isa. Number one is si Marilene Salud. Mm-hmm. Number 2 is si Tony Galang. Mm-hmm. Number 3 is medyo wala na to sa industry at wala na rin siya dito sa mundo, si Pitoy Moreno. Mm-hmm. Is si Eddie Badeo. Number 5 is si Shannon Pamaong. Pwede ba isa pa? Sige, sige. Gawin ko na ani. Si Dita Sandico Ong. Of course, naman. Dita Sandico Ong. Sila yung 6 na designers na ina-admire ka. At may kanya-kanya akong kwento sa kanila. Go. Tuloy mo. Pagka, kwento mo. Kasi, pag nagtatrabaho ako, pagka nag-work ako, kasama siya, alam mo yung, ining, bahala ka na dyan, ha? Ikaw na ang bahala, ikaw na, hindi na siya makikialam, bahala na ako kung ano man yung gagawin ko. With of course, may consent yan ni Derek Raymond. Mm-hmm. Si Tony Galang naman, dyan naman ako natuto na si Tony Galang kasi yan sasabi kong sana all. Kasi mm-hmm. alam mo yung damit niya, bahala ka na mag-sequence, bahala ka na mag-ganito, ikaw na yung magpapak. Lahat, ang dami kong natutunan sa kanya sa paggawa ng sequencing, ng rotations. Si Eddie naman yung bukod sa pagiging yung generous niya, yung pagiging masyadong organized ni Eddie sa pagpapapiting, sa oras ng mga fitting na hindi pwedeng sabay-sabay, dapat may naka-organize yun. Tapos yung pagka nag-show na nakikita mo yung backstage, dapat sa kanya ko natutunan na yung backstage malinis, maayos, may mga pagkain, may mga ganito, ini-entertain niya yung, alam mo yung napaka-generous niya sa amin, napaka-generous niya sa mga designer. Eddie, sorry, sumalangit na yung kaliloa, pero doon ko siya ina-admire kung paano yung backstage maging maayos, malinis. Si Pitoy Moreno naman, nung nakatrabaho ko siya, nung nakasama ko ang ating fashion czars is doon ko rin kung paano rin siya, napaka-disiplina niya para sa oras ng show, oras ng call times. Kasi mas madalas nung during Pitoy time po, ang mas madalas nagiging show namin, it's either a Malacanang Palace or yung mga out of town shows na darating ka sa dadating ka sa airport on time, nakabihis, maayos, korporada, na para pagdating mo dire-diretso kasi dahil hindi naman basta-basta yung mga kliyente at mga pagsusyawan ni Mang Pitoy. Si Shannon Pamaong naman, maraming ako natutunan sa kanya sa pagka-casting, pag-go-see, sa paggawa ng sequence, pag-rotate ng mga models. Imagine 25 designer or 30 designers ang gagawin mo na designer sa para sa kanyang grad. Tapos ilan yung models, just like mga 25 models, tatlo-tatlo yun. And then mag-ano pa yan, mag uh, for
for the finale, babalik uli sila. Doon ko natutunan kung paano uli ibalik yung mga models sa first outfit nila, yung rotation. Same din po kay Dita. Ganun din yan. Si Dita, pag nag-work ako sa kanya, yung disiplina rin. It's more on disiplina sa mga sa amin na designers na yon. At nakita ko rin yung, nakikita ko yung kung paano din nila pinahahalagahan yung mga pangalan nila at yung trabaho nila. Yun, no? Tama. I agree. Kilala ko rin naman yung mga anim na yan, no? Spy po ako sa kanila doon. Oh, another intriga. Another intriga. Siyempre, nakakatrabaho mo mga modelo. Minsan, ikaw nagbubuk sa mga modelo. Sino sa tingin mo ang tatlong modelo sa generation ngayon? Sa yung ngayong henerasyon na sa tingin mo magiging magagaling at mga sikat pagdating ng panahon? Tatlo lang. Ito sa mga baguhan ngayon na as a new breed. Number one is si Hannah Arnolds. Mm-hmm. Bukod kasi, alam mo, napakadali niyang katrabaho, napakadali niyang kausap. Despite na siyang reigning binibining Pilipinas International. Pagka kinuha mo siya, binook mo siya, wala siyang, wala ng question. Di ba normally ang mga beauty queen, I check my schedules, paalam muna ako sa ganito, pag ganito. Tapos, minsan kami mga trabaho, kasi like kami pag for a corporate, dapat pag sinabing, minsan ng mga modelo, rampa lang kami, pa-fashion show lang kami. Rampa lang. Sa kanila, minsan meron kami mga awarding na pinagagawa na minsan nag-overtime na yung trabaho. Pero siya walang kariklareklamo. Nakikita ko siya na siya yung the next Jasmine Mayo Hopper. Mm-hmm. Alam mo yun na yan, sa lalaki naman, sa mga baguhan niya, yan si Daniel James. Mm. Daniel James, ganun din, pareho din sila ni Hannah Arnolds. Na napakadaling kausap na ganun din, ito lang yung kahit hindi yun yung trabaho na tabag-usapan, pero nag-stay sila at support sila kung ano man yung gagawin namin. Isa pa, siguro pero apat, yan si Ana Lita. Sobrahan ko na parati. Si Ana Lita, hindi naman baguhan yan. At si Hannah Iglesia, hindi naman mga baguhan yan. Pero yan yung mga ina-admire ko na mga modelo na gustong-gusto kong parati kasama. Sama ko na rin si Ann Barker. Lima na yun. Pero sa mga okay lang yung lima. Na kay Hannah Arnold, sinutouch ako na kasi ang daming beauty queen reigning dyan na ang daming keme. Siya wala, dere. Kahit na inabot kami ng late na kami nakauwi, wala siyang reklamo. At alam mo yung ako yung dapat magpasalamat sa kanya at yung mga baguhan na yan. Pero magte-text siya para magpasalamat. Oo, tama. Yes, kilala ko naman yung mga yan. Totoo, totoo yung observation mo, no? I share the same observation. Alexis, ikaw, marami ka na natulungan eh sa ilang taon mo sa industriya. Hindi lang sa fashion, no? Even nung trabaho mo kay Mel, no? Marami ka na natulungan. Anong nararamdaman mo pag ina-acknowledge nila yung tulong mo sa kanila? Napakasarap po na hanggang ngayon, naalala pa rin nila ako. Especially yung work ko dati kay Tito Mel, na may mga talent, di ba, naman sa talent industry kami noon, na yumaman na sila, may pera na sila, nasa abroad na sila. Pero hanggang ngayon, pag uuwi sila ng Pilipinas, or kahit na nasa abroad sila, naalala nila ako. Unang-una nila akong kukontakin, tawagan para makita sila, or makita ako. Sa productions naman, yung mga tao na like yang sila Kim, si Jerome, si Yumi at si Marielle, nakikitaan ko sila kasi ng mga talent. Mm-hmm. Ibang-ibang talent, like si Marielle, Marielle, may racket tayo, may racket ako dito. May yung isang ano namin, isang kliyente namin gustong make-upan yung mga yung mga nila or gusto nila magpa-makeup kasi may makeup artist sa mga modelo. Alam ko na magaling si Marielle sa pagdating sa mga sa pag-makeup at sa pag-aayos. Siya yung inihila ko, and then kung meron naman din akong mga
mga may mga weddings or libo na kailangan ko for free na siya yung parati kong inaano. Sila Kim naman, si Jerome at si Yumi dati, mga ba, madili, ano pa yan, mga dalagita pa yan, mga bagets pa yan, nakakasama ko. Nakakasama ko yan sa nakakasama ko yan sa bahay ng best friend ko si Beng, and then minsan sa bahay nakikitaan ko sila na si Jerome napakasipag, napakatiyaga sa so pagka sabi ka, di ka sumama kayo sa akin, sayang din. Hanggang sa ako very proud ako kung ano man sila ngayon na kaya tabag mo nga sa akin, o oh, Alexis, asa na yung mga Tondo girls mo na ngayon tama mo na rin sila. Na proud na proud ako yung case sa kanilang lahat. Hindi na natin, yan, si Yumi, hindi na lang natin nakakasama, pero bihira na natin sila. Pero pagdating si Jerome at si Kim, at natutuwa ako na naging parte ako nung kanilang, parte ako ng kanilang pagpasok sa mundo ng industriya ng fashions at ng pageants at ng events. Masaya ako doon. Sila. No doubt about it. Alexis, ang Tondo Group talaga, no doubt. No doubt about it. Talagang masisipag, dedicated. Kaya minahal ko rin sila kasi inintroduce mo sila sa akin. So nung, syempre, inintroduce mo sa akin, at tiwala. Dahil alam ko naman di mo ako dadalhin sa hindi magandang lugar, di ba? Kaya hindi ako nagsisi na I took your word for it. Kasi masisipag din, Alexis. And thank you for introducing them to me. Totoo po. At saka yung ano rin po, yung loyalty din po nila nasa sa atin eh. Yung kahit ano yung ginagawa nila. Kim, kailangan ko kayo, Jerome, kailangan ko rito, nandoon sila sa atin. Hindi lang din po yan, even the mga suppliers, di ba, direct, misa ini-introduce, kahit ito, magaling ito, mabait ito, mura ito. Misa yung mga suppliers na mga baguhang nakikilala ko, ini-introduce ko rin sa iyo, kila Derek Raymond, sa iba. Actually, sa totoo lang, si Alexis marami na pong pinakilala sa akin. Ano? And so far, wala naman palpak na inano sa akin kasi si Alexis is a very responsible person. So gusto niya maayos din ang pakikitungo sa amin. The same kaya nga pinagkatiwalaan niyang i-introduce kasi alam niya kung paano kami magtrabaho, kami lalo na kami ni Raymond, ano, medyo ano rin kami. Siyempre ay na namin mas stress. Kaya some of the things, pinagkakatiwala na namin kay Alexis. Alexis, ito na lang. Kasi bukod sa fashion and events production, may iba ka pang negosyo. Very enterprising po ito. Marami po yung pinapasuhang negosyo. Siguro dahil ano siya, head of the family, may mga pinapalaking bata. But then, hindi rin eh. There is something, Alexis, kung bakit yung may mga negosyo ka at sige, it's time to promote. Ano pa ba yung mga negosyo mo, sabihin mo sa amin? Ito po, nasa medical supply ako ngayon. Meron po akong yung mga blinds sa mga condo, sa bahay, yung mga combi blinds, yung mga yan. Actually, direct, kahit anong pagkakakitaan, basta legal at malinis, pinapasok ko kahit ano, hindi po ako mahihiya. Kasi, una, hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya. Wala rin naman po kami. Kung hindi po ako magsisika, paano po kami mabuhay? Kaya nga, pagkamisan, parati kondinada sa Lord. Basta kailangan maging malakas lang, healthy lang ako. Kasi kung pagka nagkasakit ako, naratay ako, paano ko magagawa yung mga gusto ko? Paano ko mabubuhay? Wala naman ibang magtatrabaho para sa akin o sa amin kung hindi ako lang din. Sabi ko nga, parate, kahit ano yan, papasukin ko lahat ng klase ng negosyo or ano man ang pwedeng pagkakitaan, pinapasok natin. Na basta po legal at malinis na pamamaraan. At unang-una po is yung maging, yung sinasabi pa rin, yung papasok pa rin yung loyalty mo. Loyalty mo sa supplier mo, loyalty mo sa buyer mo, na wala kang sasagasaan, wala kang lolokohin tao. Dire-diretso lang po yung lahat ng pasukin natin na negosyo. Nagiging saksi naman, minsan bibili lang ako ng isang product, tapos minsan, ay gusto ko ito, papasok ko nga, ipopost ko. Nabibenta naman, mabilis.
Yun ang ano, Alexis, yun yung gift sa business, no? Kasi sa business... Kasi inaaya kita, o dito baka gusto mong ano, mag-invest dito sa Safebooks kasi kulang na ako ng kapital. Oo nga, na... oo nga, oo. Hindi, yun talaga yung business acumen, ano? Kasi imagine, ipopost niya lang sa social media, may umu-order, at from there, he takes off, no? Yung bibili na siya, magsusupply na siya. Tapos, nasagot mo na nga yung next kong tanong, eh. What drives you to work hard? Dahil nga gusto mong, syempre, kailangan natin mabuhay. At saka siguro para sa mga anak mo na rin, no, Alexis? Yes po, Dere. Kasi syempre, hindi natin alam sa ngayon, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. Ngayon, malakas ka. Bukas, hindi mo na alam kung ano mangyari. Syempre, nag-iisip na tayo bilang magulang. Ako bilang magulang. Una kong iniisip, hindi yung sarili ko, yung kung ano yung maiiwan ko para sa anak ko. Maibibigay ko para hindi natin na ano na yung pinaghahandaan ko bilang magulang, pinaghahandaan ko hindi yung sarili ko, hindi future ng mga iiwan ko. Naku, Diyos ko. Ang tanong ko pa naman na sunod, paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now or within the 10 years? Kunwari, 2022 ngayon hanggang 2032. Ano yung nakikita mo sa sarili mo? Well, direct siguro, unang-una, gusto ko maging successful as a director, kasi direct para hindi ko ang sarili ko as maging director. Mas nakikita ko ang sarili ko 10 years from now as a planner, a event planner, a successful businessman na sana meron na akong matatag at matatag na negosyo na talagang masasabi ko hindi yung may seasons lang na ano. And then syempre nakikita ko na rin siguro 10 years from now, baka dati nag-aalaga ako ng anak, baka mag-aalaga ako ng apo. Wag muna, hindi, ano ba yan, apo na 10 years pa naman yun, Derek. 10 years pa naman yun. That time, si Riley, mag 15, 25 na siya. Gusto ko na mamakita yung apo ko. Ay, posible, ano? Kasi by that time, 25 na siya, ano? Posible may apo ka na nun, ano? Oo nga, naku, ngayon ang 15 years old, eh. Sabi niya, oh, Riley, saan ka galing? Naku, napunta ako dun sa bahay ng girlfriend ko, pinakilala ko. Tapos, nagpaalam ko pa ako. Dada, pwede ko ba siyang dalhin dito? Papakilala ko. Oo naman. Oy, syempre alam naman natin kung ano yung situations ko, 'di ba? Tapos lalaki siya, tapos baka sabihin ng, "Oy, bakit dadamo ba din?" Or ganito. Syempre, sinasabi niya yun at dadali niya rito. Baka ibig sabihin proud siya sa akin na ipakilala ako. Doon sa magiging naman. Oo naman, Alexis. I'm sure the boy is proud. Ang tagal nyo nang, di ba, matagal na, I mean, 15 anyos na siya. So I'm sure, hindi ka naman naging pabayang magulang, no? I'm sure very proud yan sa'yo sa lahat ng ginagawa mo. Lahat ginagawa mo ang lahat para magkumita, mapag-aral mo siya, mabuhay mo siya, mabigay mo yung luho niya. And I'm sure very proud yan. Riley, kung napapanood mo to, alam mo naman siguro yung hirap na dinadanas ng dada mo. Alam namin yon kasi kilala namin siya. Mag-aral lang na mabuti, ano, Alexis, at bigyan ng walang problema na ibigay masyado sa iyo, no, Alexis? Wala, sana naman po wala. No, hopefully, hindi naman, wala naman siyang ano. Siyempre, nandun yun lang yung age niya na medyo ano pa, parang, alam mo yung may sarili, ano, naggumagawa na siya ng sarili niyang mundo na naiintindihan. Support naman ako doon. Basta, aparati ko, sinasabi ko sa kanya parati na ako, nagtitiwala ako sa iyo. Huwag mawala yung tiwala sa iyo na pababayaan kita. Nagpapaalam ka, nagpababayaan kita sa gusto mong gawin. Basta, alam mo yung mabuti, alam mo yung masama. Basta alam mo yung makakabuti sa iyo at alam mo yung makakasama sa iyo. Ayan na, LGBT si Alexis, pero nakapagpalaki ng tama. Okay, nakapagpalaki ng bata. At mahaba pa rin po yung tatahakin ko.
na nalandas bilang isang magulang. Oo, magiging lola ka pa, no? Alexis, lastly, pinakahuli ko lang, anong pwede mong ma-advise sa mga bata na gustong maging pumasok sa fashion and events production? Anong ma-advise mo sa kanila? Sa mga gustong pumasok sa fashion industry, sa events, sa ano, wag tayong magmamadali. Ako, kami bilang, kami nila Marcel, kami nila ano, marami na kaming nagawa, pero hindi pa kami nagmamadali kung ano man yung gusto namin. Marami kasi dyan na mga bagets pa lang, pumasok na, nakaisa, dalawang narinig mo na, nagdedirect na, ganito na, iba na yung ano. Pero kami, sa dami na nang nakatrabaho naming mga senior designers, senior director, senior prod. Kasi ako ngayon, bilang isang, hindi ko matatawag na senior, parang ako araw-araw tinitingnan ko ang sarili ko as newcomer pa rin eh. Dahil at the end of the day, kahit matagal mo nang ginagawa yan, kailangan mo pa rin matuto ng mga bagong kaalaman. Diba? Hindi para mag-stick ka na lang dito. At yung ano, maging matyaga sa trabaho kahit ano yan. At huwag titingnan yung pera. Ikukunin kita, mag-uumpisa kami, o magtanong nyo agad, magkano budget? Magkano bayad sa akin yan? Hindi ganun kasi kami, nagsimula kami pagka, may trabaho tayo, hindi namin titingnan yung hindi kami nagtatanong kung magkano yung ibabayad. Eh. Ang ano namin, kung ano yung matututunan namin sa trabahong gagawin namin. Dahil kung nagtatrabaho sa isang director, magtatrabaho sa ibang director, marami kang matututunan naman na pwede mong may apply sa iba. Yun. Anyway, Alexis, bibigyan kita ng chance, no? I-promote mo yung mga negosyo mo, paano ka nila makukontak, specify mo lahat kasi gusto ko naman kahit paano itong ating interview, baka may interesado magpagawa or kung ano may negosyo na pasukan. Baka gusto mong i-promote kung ano yung mga businesses mo, tapos ibigay mo na rin yung contact details. Okay, meron po akong Alexis Combi Blinds and Curtains, Alexis House of Curtains and Blinds, and then meron din po ako mga lahat ng klase ng medical supplies na sinusupply ko sa mga LGU, sa mga hospitals, at meron din po sa ibang mga resellers na mga, kasi ako, pagka ano ko, sabi ko, sige nga, kumikita ako rito, inadamay na kita para kahit papano ngayong pandemic na ito. Pwede niyo po ako makontak sa aking, wala po ako masyado sa social media, kung hindi FB lang eh, Facebook. And then, yung number ko po is 09-56056-3647. Okay, and Facebook is Alexis Valino. Yung aking mga nagko-coordinate din po ako ng mga weddings and debu. Yung mas gusto na sa ngayon, gusto ko na yung, para sabi ko nga, hindi ko nakikita ang sarili ko sa director, mas nakikita ko ang sarili ko bilang isang event planner. Yun. So Alexis, salamat, salamat. Alam ko marami kang ginagawa, no? Please bibigyan mo ako ng oras para dito. And I re-appreciate everything. Itong even yung pagkatrabaho natin together sa production ko. Na-appreciate ko kayong lahat. Alam niyo naman 'yon, nararamdaman niyo naman siguro 'yun, Alexis, no? Yun nga, ako rin direct talagang namimiss ko na yung uli magtrabaho sa'yo kasi pag nagtatrabaho tayo, ang saya-saya natin. Wala tayong moment na hindi tayo nagtatawa na nag-ato. Yun yung namimiss ko sa grupo ng Cuts and Figures. Yung team na yun na yun ang gustong-gusto ko sa inyo. At marami rin ako natututunan po sa inyo, direct. Di ba, soon. Soon, definitely soon. Nagsisimula na naman eh. Anyway, again, thank you and thank you everyone for watching. Bye!
Bye. Thank you.